YouTube, it's your boy Josh Binguero, back again for another video. For today's video, tuturuan ko kayo kung paano natin ididikit yung mga outer sole ng mga sapatos natin. What? But before anything else, if you're new to my channel, if you like lifestyle vlogs, product review, or random vlog, please consider to subscribe to my channel para maabot na natin yung 5,000 subscribers very soon. So without further ado, let's get started. Alright, before I introduce to you the materials we are going to use for this paper, bakit nga ba nasisira yung mga outer sole ng mga sapatos natin? Ang pinaka main reason bakit nasisira yung mga outer sole ng mga sapatos natin, dahil hindi natin ito nagagamit. So, in my personal experience, hindi ko masyado nagagamit yung sapatos ko dahil sa pandemic na pinagdadaanan natin ngayon. Wala tayong mga lakad, hindi tayo nakapaglaro ng basketball. To make the explanation short, nasa bahay lang tayo lagi. Hindi natin nagagamit madalas yung mga sapatos natin, kaya pag nai-stuck yung mga sapatos natin, mas humihina o rumurupok yung adhesive ng sapatos natin. What are the materials we are going to use for this repair? First of all, we need the adhesive. So for this repair, we're gonna use barred cement. Second, kailangan natin ng acetone. Third, kailangan natin ng cotton. Kailangan natin ng paintbrush to spread the adhesive. Fifth, kailangan natin ng masking tape. And yung pinaka-importante sa lahat is yung heat gun or blower. First step guys, you need to remove the existing adhesive using acetone. So, kailangan natin tanggalin yan para mas maging effective yung repair natin sa ating outer sole. If nahihirapan kayo tanggalin yung existing adhesive using acetone, pwede kayong gumamit ng plastic scraper. So, application naman tayo ng barred cement sa ating outer sole. Hindi naman kailangan sobrang makapal o marami tayong i-apply dito. Kahit manipis lang, dahil i-spread din naman natin to using paintbrush. Alright, after application of board cement, i-spread na natin ito using paintbrush. After spreading ng adhesive sa sapatos natin, kailangan lang natin siya patuyin at least 10 to 15 minutes and after that, i-activate na natin yung adhesive using blower. After matuyo ng adhesive dun sa ating sapatos, kailangan na natin siyang i-activate using blower. So, advice ko lang at least 1 inch dun sa blower tsaka dun sa area ng tinatapat natin ng blower para hindi dumikit yung blower dun sa adhesive natin. So, idikita natin siya daan-daan after natin ma-activate yung adhesive dun sa ating sapatos. So, advice ko dito guys, kailangan mas maganda kung pantay yung pagkakadikit natin para yung alignment ng sole tsaka dun sa mismong sapatos natin is pantay. After that, kailangan natin lagyan ng masking tape para maging yung steady lang yung repair natin para mas maganda at mas may assurance tayo matibay yung kalalabasan ng repair natin. So after 6 hours of curing ng adhesive dun sa dinikit natin sa outer sole ng Jordan 7 natin, let's see kung maganda yung maging resulta niya. So look at this guys. Ang ganda ng pagkakadikit ng outer sole natin ng Jordan 7. Makita niyo sa likod. And,
nakakatuwa lang guys kasi ang ganda ng pagkakadikit niya. Sobrang matibay. Ayan, no? Ang tibay. So, shout out sa Bard Cement. So, saan nyo nga ba mabibili yung Bard Cement? So, ilalagay ko na lang po yung link sa baba, sa description box, para if you are interested, you just click the link below and diretso na po kayong makaka-add to cart dun sa store nila sa Shopee. So, guys, if nasatisfy kayo sa video na ito, please do like, comment, share, subscribe, and don't forget, click the notification bell para lagi ka updated pa nag-upload ako ng bagong videos. That's all for this video, guys. Maraming maraming salamat sa panonood. Peace out! Mm-hmm.